Ang Panginoon'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidinig, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, makakyat nawa sa iyong kinalulugdan ang aming panalangin upang ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak mo ay may pagdiwang namin na may wagas na loobin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila sa kanilang ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ihanda ang Panginoon nang daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at bantayin ang mga bakubakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon. At makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito, magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ihahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila ay mahipan ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas sa mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong hayag. Ikaw, Sion, makit ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisi. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan at pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poong Diyos ay darating upang tayo'y...
Purihin ng Panginoon awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit saan ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakilang niyang gawa. Panginoon, siyang hari sa daigdig ay sabihin, ang paghatol sa sanlikha, pantay sa paningin. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsasaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay purihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Panginoon'y darating, tayo'y Kanyang hanguin sa pagiging bihag natin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem, at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao, kaya tumakyat sila sa bubungan at binutas iyon, saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob na mga iskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang nagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabing tumindig ka at lumakad. Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao, sarap ng lahat. Binuhat ang kanilang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, "Nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay," wika nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong mga kapatid. Magandang tanghalin po, Father. Isang napakagandang paalala po sa atin ng Ebanghelyo
at ng unang pagbasa. Sa unang pagbasa, mga kapatid, dito iniyahati na sinasabi sa atin na ang Diyos ay tunay na mapagpala. No? Paano natin malalaman na tayo ay pinagpala? Sinabi sa Ebanghelyo na tayo ay pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At narinig po natin, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, ano ang mangyayari sa atin? No. Bagay din po na sinabi po dito sa Ebanghelyo, mga kapatid, is about the rejection. Alam po natin, sa ating lipunan, sa ating ginagalawang komunidad, meron po dyan na ayaw sa atin. Meron po dyan binabantayan ang lahat ng ating kilos. Meron po dyan matutuwa kapag ikaw ay nagkamali. Why? Kasi gaya ng Pariseo at ng mga eskriba, gusto nila na sila lamang ang magaling. Sila lamang ang binibigyan ng pagpapala ng Diyos. Pero tayo, sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, through our faith, my dear brothers and sisters, doon tayo magkakaroon ng tunay na biyaya na ibinibigay ng ating Panginoon. No? Pero kung titignan po natin, mga kapatid, instead na tayo ay mag-reject, why not we need to affirm for those people, especially sa mga nagkakasala sa atin? No? At isang bagay din po na ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, kung gusto natin tanggapin ang biyaya ng pagpapala ng Diyos, tanggalin natin yung wall. Ano yung nagiging wall na ito? Kasalanan. No? Pang ilang linggo na natin na naghahanda. No? Nakita po natin, dalawa na ang ilaw ng kandila. Nung unang linggo, sinindihan ang hope. Simbolo ng unang kandila ay hope. Ang pangalawang kandila ay kapayapaan. Next Sunday, joy. Para makamtan po natin itong joy na ito, paghandaan natin na tanggapin yung pananampalataya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Para umagos ang pagpapala na iyon, remove the wall. Ano yung wall na iyon? Yung mga kasalanan na lagi nating paulit-ulit na ginagawa. Paano? Ano yung solusyon? Cleansing. Forgiveness of Jesus. Para tayo ay makapaganda ng totoo, let us ask the forgiveness to Jesus. How? No? How? Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Now, my dear brothers and sisters, are you willing to confess your sins and receive the grace of God? Gusto ba natin talagang tanggapin yung pagpapala ng Diyos? Narito tayo nagsisimba. Mamaya tatanggapin natin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo at kanina narinig natin ang salita ng Diyos. Do you really follower of Christ? Kung hindi naman, malinis ang ating buong pagkatao. So my dear brothers and sisters, ang hamon po sa atin ng Ebanghelyo ngayon, paano talaga ako susunod sa panawagan o paano ako tatanggap ng biyaya ng Diyos kung ako pa rin yung taong namumuhay sa kasalanan? No? Habang tayo ay naghahanda sa papalapit ng Kapaskuhan, linisin natin ito at lalong-lalo na ito. Kasi ito ang marumi, no? Minsan marumi tayo mag-isip. Lalong-lalo na yung mga nakakaangat sa atin. Gusto natin hilain. Hahanapin natin yung kasiraan niya. Why not to help them?
hayaan natin sila iumangat para din tayo makasabay sa pag-angat niya. Hindi na po tayo lulugmok sa kasalanan. So my dear brothers and sisters, let us ask ourselves, ako ba'y talagang sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo? Ako ba'y handang tanggapin ang biyaya ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa at galak isalob sa panalangin mataos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ay nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niya'y kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makamit. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay'y nagpalakat at nakiramay sa lahat. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at iniabot sa kanya mga lagad at sinabi,
tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos sangapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at padapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kaninisnisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na
pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagbalik sa aming Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkulo mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pag-alang. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magalak, magpuri, manalangin, walang timpi. Ang Panginoon'y mag-aari, sa atin siya'y mamamalagi. Espiritu'y wag hadlangan, salita ng Diyos naging sundan, piliin lagi kabutihan, iwasan ang lahat ng kasamaan. Maging banal at manatili.
madiling, walang kapintasan. Ang Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambangan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magalang, magpuri, manalangin, walang timpin. Ang Panginoon'y mag-ahari, sa atin siya'y mamamalagi. Salamat at magbunyi, ang Panginoon'y mag-ahari, siya'y darating, at sa ating mamamalagi. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan, amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsulat ng inyong mga pangalan
at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpalawig ng datos at turismong pansimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwiring paghahanda sa kapasuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa ikapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi mula December 15 hanggang 23 ay sa ikalima ng maliban sa December 17, araw ng Linggo. Ito ay si ikanim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapos ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa gatap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala ng at biyaya, ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumudulog at magdadasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at nung kami mamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na mga parang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayaking taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y sama'y kapal ang bukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.